Pag-usapan muna natin kung paano tayo naging napunta sa Ukay-Ukay. Ito, parang may kasamang tip na rin tong vlog na to. Kasamang tip na rin kung paano ako nagsimula, anong mga naging experience ko, ano yung mga natutunan ko dito, hanggang saan ako umabot. So, may sana tapusin mo tong vlog na to. Sana may inspire ka sa kwento ng vlog na to o sa tips ng mga vlog na to. Hindi ko alam kung tatawag ko sa ano sa episode na to. Basta ginawa ko to about Ukay. Let's sabihin na lang at trip talk na lang, trip talk. Okay. So kumusta mga bossing? Ako nga pala si Ma'am Doming and welcome to my YouTube channel. Today mga bossing, magbibigay tayo ng konting tips about sa experience natin sa tripting. Hanggang ngayon, talagang ako is learning pa rin about sa mga damit na yan, mga how to legit check. Marami ka pang pwedeng matutunan. Habang tumatagal ka dito, continuous lang ang learning ng tripting. Kung nag-uukay ka, mas lalo kang nagiging biyasa dito sa tripting community. Sa tripting. Ayan ako, nag-start ako sa tripting. Alos wala din akong alam na mga brands, mga... Basta ang alam ko lang ay mga Levi's, mga Guess. Yan yung mga unang-unang inahan ko ng mga time na nag-start ako hanggang sa kumukuha na lang ako mga ibang mga branded. Ngayon hanggang sa continuous lang yung pag-ukay-ukay mo is matutulang mo yan. Hanggang sa may makasama ka ng parehas kayong nag-ukay. May mga ideas kayong nasishare sa bawat isa na natutulan niya. Marami kang matutulan sa mga makakasama mo. So, paano ba ako nag-start dito mga bossing? Start from 1997, nag-hunting na ako ng Levi's, ng mga Guess nga, hanggang sa continuous lang. Kasi ang reason ko naman sa pag-ukay naman is para makatipid lang ako ng mga time na yon. So, yun ang ginagawa ko para makatipid ako. Pupunta ako ng mga ukay-ukay sa may bangbang, inilibot ko yung bangbang na yan, sa may crossing. Sa main crossing, marami din ang mga ukay-ukay diyan, malapit sa ano, sa Mega Mall. Tambay din ako diyan sa lugar na 'yan hanggang sa nakapag-abroad ako, ngayon dito ako sa Dubai. Yung natutulan kong pag-tripting doon sa Pinas, nadala ko ngayon dito sa Dubai. Dito sa Dubai, nag-start pa rin ako, continuous pa rin ako. Hindi na ako kumukuha ng mga Levi's pagdating ko dito sa Dubai, hindi na Levi's. Hindi na ako naghahanap ng Levi's, hindi na ako naghahanap ng Guess. Ayoko na kasi dito ang Levi's, Guess. Hindi nila pinapansin yung mga ganitong brand dito sa Dubai. Wala silang pakialam kung naka-Guess ka o naka-Levi's ka. Ayaw nila. Basta, hindi nila pinapansin yung mga ganun. So, nag-jump ako sa ano naman, sa branded na damit naman. Gaya ng mga simple brand lang yung mga kinukuha ko. Yung mga Ralph Lauren, mga Nike. So, continuous, sa tuloy-tuloy na pag-ukay ko sa tripting, ayan, hanggang sa naipon yung items ko, nasabayan pa ng pag-vlog ko ng ano ng mga items ko habang paano ko nag-ukay. Ang dami kong natutunan dito sa Dubai talaga. Dito lumalim yung knowledge ko hanggang sa may mga nakasama na ako, mga nag-trip talaga dito, mga nag-ukay talaga. Nasama na rin ako sa mga vintage community dito. At ngayon, kasama na rin ako sa mga nagla-live selling ngayon dito sa Dubai. Ayan. Nag-start lang ako doon sa Levi's tsaka Guess ng hunting sa Pinas. Continuous lang talaga yung ano, yung continuous lang ang gagawin mo talaga, makukuha mo talaga. Ibig sabihin, lalalim yung mga knowledge mo, may mangyayaring maganda sa'yo. Baka meron pa mangyayaring mas maganda pa in the future basta tuloy-tuloy ka lang. Ako kasi ngayon, kulang pa. So, naghahanap pa rin ako ng mas mataas pa dito. Tutuwa akong mag-read ng mga tags, mga dated na mga tag ng mga damit, yung mga tag natin dito. Gaya na ito, matutunan mo yung mga yan, mga tour shirt na ganyan, mga tawag silang prone hit, may mga back hit na tinatawag, may tinatawag din mga money dimes sa tripting, big print. May tinatawag din silang mga big print, mga bossing, may mga tinatawag silang streetwear,
Maraming klase, malalim ang tripting mga bossing para sa mga beginner natin. Tuloy-tuloy lang kayo kasi yan lang naman ang dahilan natin para ano, para gumaling tayo. At may mga vintage din ako dito mga bossing. May mga kada trip ko, nakakakuha ko ng isang vintage. So kailangan talaga is knowledge lang talaga. Papakita ko sa inyo yung mga vintage ko. Hindi naman sila ganun kaano, kaano talaga yung kamahal bilang isang vintage. Pero at least may sample ako sa inyo. Ito na yung sample ko ng vintage ko. Ito, early 80s to. Itong damit na to. Ayan, tag niya. Tag siya ng San Segal. Ito, box tees to mga bossing. Ang ganda pang forma na ito. Kung makikita nyo, may ka-complete na 80s to mga bossing. Ayan. Pero kita nyo yung quality. Kita nyo yung quality, yung details from 80s. Ang ganda pa rin ng kanyang ano, ng pagkakaprint niya. Wala pa rin siyang mga crack sa print. Kung naman niya, is wrap around pala ang tawag sa ganitong damit. Ayan, oh. Ayan ang likod niya. Wala rin siyang crack sa kanyang print. Ang quality na ito is ang taas pa nito. At ang value na ito, sobrang taas din ang value na ito. Ibig sabihin, kung magkano ko siya nakuha dati, more than 100 times ko siyang ano, pwede niya i-benta ulit. So, ang pangalawa kong sample is ito. Ito naman is a banda. Ayan, banda. Hindi pa siya ganun ka-vintage, pero yung quality ng tela naman, talagang sobrang napakaganda naman. Ito, tag siya ng Fruit of the Loom. Ayan, Fruit of the Loom. Ayan, may back hit siya. Ayan ang sinasabi nilang back hit. Yung mga kailang ginawa yung tour shirt na to. Sobrang ganda rin ito mga bossing. Ito, magkano lang nila kukuha nito? 100% din yung pwede kong kitain sa damit na to. Biro mo lang start lang ako kung paano ako nag-start na mag-ukay. Ngayon may mga ganito na rin akong items. Yung mga Levi's ko dati, alas 100. Ito naman mga bossing, bakit ko sinampole ito? Napakasimple lang kasi. Ayan. Bakit ko sinampole itong simple na to? Ito yan mga bossing. Sa tag pa lang is, ang tag na ito mga bossing, ayan, Sophie's Circle. Ayan, Sophie's Circle. Early 90s tong tag na to. Ang kagandahan nito is dated siya mga bossing. Ito yung dated niya. 90s yung tag, early 90s. Ayan ang date niya. Sobrang laki ng date niya dito. Ayan. Kung kailan ginawa yung event na to, Boston College Eagles, ayan, Fighting Irish. Ang ganda nito, yung quality ng damit, 9 pa siya. Sobrang ano pa siya, para sa akin sa bilang isang vintage na damit, sobrang ganda ng ano nito, bagsakan nito. So ang unang-unang hanapin nyo dyan sa pag-ukay nyo, siyempre yung mga pamporma nyo mismo sa sarili nyo, huwag kayong kukuha ng mga hindi nyo magagamit. First of all, kukuha ninyo yung mga pang sarili nyo muna, pagsawaan nyo muna yung mga items, pagsawa na kayo, pwede nyo release ng the same items, biruin mo, or more than pa sa binili mo, kung alam mo yung items mo, na mas maganda pa siya pwedeng ibenta kaya sa regular price, bakit i-try mo? Kasi dahil ikaw ang may-ari ng isang damit na yan, yung presyo mo is nasa sa'yo. So take it or leave it naman sa iba, yung mga nagbi-vintage naman, respect the price naman of each seller naman. Ganyan kami dito sa nirespeto namin kung ano yung presyo ng mga nagbi-vintage din. Ayan, we respect, we take it or we leave it na lang yung mga items nila. Ganon kami. So, sa mundo ng thrifting din, marami rin ako na natutunan talaga. About color condition naman pala tayo. Gaya na ito, pink na to. Itong pink na to, ang condition na ito is sobrang baba lang ang condition na ito ng, ano, ng color nyo dito. Parang let's say 7.5 na lang ang color ko dito mga bossing. Ano. Pero ang kagandahan nito damit na to, ang ganda ng pagkaka-paint ng damit na to. Ano. Gaganda ng pagka-paint ito, may mga issue siya dito na parang naging design pa sa kanya, ayan o. Yung mga edge niya is bacon, ayan. Bacon na yung edge niya, kahit dito, bacon. Tapos yung thick neckline, makapal yung tela. Ibig sabihin ito, maganda pang forma mga bossing yung mga makakapal ang tela. Sinampor ko ito si Pink kasi yung pagka-paint niya is totally fade na yung buong ano niya, buong damit niya. Pero yung print niya, yung buong print niya is sobrang solid pa rin. Sobrang solid pa rin iting dito. Wala siyang kakrak-krak. Oh. Kung titignan mo yung damit, parang luman-luma. Pero yung naka-print is buhay na buhay pa rin yung print niya. Oh.
kahit sa likod, ayan. Ito yung mga, in the future, ganito yung mga tela na mga, ano, mga nagiging, ano, na tumataas ang value talaga. Kasi minsan, nawakan mo lang sa tela yung isang damit, malalaman mo na kung magkakaroon ng value to in the future. Abang tumatagal, is matutunan mo yan, yung mga ganitong style na mga pa-vintage na mga, ano, mga damit, parang mapipil mo, ito in the future, itong si Pink in the future, magiging, ano, to, magiging, magmamahal yung kanyang, ano, yung kanyang value. So, pwede mo siyang i-keep. Kung nabili mo siya ngayon ng 100, maybe na sa mga ilang taon or mga ano pa, mas tataas ang presyo. Baka mamaya susunod na presyo, mabibenta mo ng 1,000 o nag 100 times na siya na tubo, hindi lang. Or more than 1,000, 2,000, ayan o. Kaya marami talagang nagko-collect sa ating mga kabayan na ano, mga ganito talaga. Marami na rin natutulong ngayon na maghanap talaga ng mga vintage. Ako, hindi lang ako sa vintage nag-focus nung una. Puro vintage lang ako, vintage. Ngayon, natutunan ko rin kumuha ng iba. Diyan naman tayo pupunta sa ibang brand naman. Hindi naman sa vintage naman. Punta naman tayo sa iba. Pinakita kong una na pag tumagal siya, pwede siya mag-umangat talaga ng sobrang angat talaga. Yung Carhartt ang sinampol ko kasi ito, workwear to na wala pang shop ngayon dito sa UAE. Or kahit sa Pinas, wala pa. Nakukuha mo lang yan sa mga trip. Ayan, tandaan mo. Ayan, kung ang beginner ka lang, dami yung tag na yan. O, screenshot mo pa kung kaya mong screenshot. Carhartt. Pag nakakuha ng Carhartt, kuhanin mo kaagad. May issue man yan, wala. May stain man yan, o wala. Kuhanin mo kasi may value yan. In the future, magagamit mo yan. Either magagamit mo ng cash or maganda siyang pamporma sa'yo. Magsasample pa tayo ng isang Carhartt, yung pants naman. Ito bago, yung pants naman luma. 2022, yan. Hanggang 2023, 2024 siguro. Pasok pa rin siguro yung mga double knee. Kaya itong Carhartt na papakita natin ngayon, ito is double knee to. Ayan, double knee. Ang double knee means kung ano yung size ng nasa tuhod hanggang sa baba is parehas yung sukat. Yan ang double knee. Ayan. Sobrang pain na yan, mga bossy. Sobrang luma na yan. Ayan, o. Eto mga ganito, mga bossy, sa Pinas, nabibili pa rin ng mga 1,000. 1,215 pa rin nabibili yan. Kahit pa may mga issue. Yung iba nga nito, may mga kalawang pa, pero binibili talaga nila. Yung iba talaga, pagka nakatapat ka ng mga collector, kahit mga suot mo yan, pag alam nilang yung suot mo, is talagang pasok sa ano nila, sa mga kinukolect nila, name your price na. For sure ako, hindi nila, ano, hindi sila magdadalawang isip. Collector yan, iba yung collector sa ano, sa bumibili lang. Pag collector, name your price. Ayan. Ganda, di ba? So ako, isa to sa mga pinapoporma ko. At the end, papakita ko yung mga, yung pormahan ko sa mga vlog ko na to. Kasama to. Hindi ko naman sinasabing tiyaga kasi hilig ko tong ano eh, mag-hukay. Matagal na lang talaga ako nag-hukay. So, hanggang sa umabot na lang ako ng dito na sa UAE, nag-hukay din ako hanggang sa naging live, nagla-live na nga ako ngayon. So, bisita pa kayo sa aking live sharing. Sana mga bossing, may nagustuhan kayo sa vlog na to. Sana nakatulong to sa inyo, lalo sa mga beginner natin. Isang subscribe mo, isang comments mo para sa baba. Isang malaking suporta sa channel ko yan. Maraming salamat sa inyo. Sigurado ako magkikita tayo sa mga ukay-ukay.